Hello, good morning everyone. Today's video is about the situation here about the construction here in MRT Line 7. Ayan, sa mga sumusubaybay dyan, sa may project ng ating pamahalaan, ayan, ito ay MRT Line 7. Itong construction na ito ngayon ay dito yan sa may Tandang Sora Avenue along Commonwealth Avenue. Ayan, sa pinaka main road guys, Commonwealth Avenue. Ayan ay sitwasyon ng MRT Line 7 dito sa may Tandang Sora Avenue. Ayan. Ayan, so may mga posting na guys, mga posting abang. Pagka natapos na yung ibang parte, so yan na naman ang susunod. Ayan, so yan ay situation ng construction dito sa may Tandang Sora Avenue, Commonwealth Avenue. Ayan. So approaching na tayo sa may ayan, nasa bandang right side lang tayo pero nandun ang construction, no? So approaching na tayo sa may Central Avenue. Ayan, yan ang pinaka headquarters ng Iglesia ni Cristo. Kaya siya tinawag na Central Avenue dahil nandito ang pinaka main, pinaka central ng INC. Ayan, so Iglesia ni Cristo. Ayan, Central Avenue, napakahaba nun guys, no? Kaya pagka sumakay ka ng bus, kunyari mula sa may Quezon City Circle, or kunyari nasa Quiapo ka, sabihin mo lang na Central lang ako boss. Ayan, so alam na nila yan na nasa Iglesia, kasi nga Central Avenue. So ibig sabihin, may mga ano yan guys, may mga landmark yan. So kaya siya tinawag na Central Avenue dahil ito ay gifted, dahil ito nandito ang pinaka main, no? Worldwide guys ang mga simbahan ng mga iglesia guys, no? So meron nga sa buong Pilipinas, maraming bawat probinsya merong simbahan. Pero ito na yung pinaka headquarters nila. Yun, pinaka main, ibig sabihin na central. Yan, central ibig sabihin pinaka main. Yan. That's why tinawag siya na Central Avenue, dahil nandito nakatirik ang pinaka-headquarters ng Iglesia ni Cristo. Alright, sana nagkaroon kayo ng idea sa inyong pagbisita sa aking mumunting channel. At sana naging produktibo ang inyong pagdalaw. Kaya kung bago ka pala nakapag-view sa aking channel, don't forget to press like, subscribe at press na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga upload ko. At i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan na ito palang ang channel na ito ay produktibo para sa atin lahat, dahil siya ay nag-upload ng 5 hanggang 10 video araw-araw. At the same time, no, lagi tayo magiging updated sa lahat ng presyo ng produktong petrolyo. Lagi tayong ma-update sa traffic sa buong Metro Manila kahit nasa ibang bansa tayo. Ayan, lagi tayong ma-update ng sitwasyon ng MRT Line 7 at ang mga nangyayari dito sa buong Metro Manila. Yan, na marami talaga kayong matututunan dito sa aking channel. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Dito na kayo, i-press nyo na ang notification bell button para lagi kang updated. Ayan, don't forget no guys, huwag nyo na akong ihuli dahil ito ay produktibo. Sinisigurado ko sa inyo, produktibo para sa inyong lahat. O, halimbawa na lang, sa presyo ng gasolina. Siyempre, kung wala na tayong gasolina, siyempre, makatipid tayo ng mga 3 piso, 5 piso sa bawat pag-gasolina natin, bawat litro. E, paano kung nagpapagas tayo ng 500 na 1,000 sa araw-araw nating paggagasolina sa ating mga sasakyan? So, di ba? Siyempre, ang laking tipid nun kung tayo ay nakakatipid ng 3 piso, 5 piso sa bawat litro. O, di ba? So, napakakailangan, very ideal tayo sa sitwasyon ngayon, no? Na hindi naman talaga tayo lahat, di tulad ng mga mayayaman guys, na walang pakialam, basta makapag, ma-fulfill nila ang mga needs nila, wala silang problem, wala silang pakialam kung talagang mahal man yan. So, tayo, kailangan, very ideal tayo sa pag, ating papagasolina kung saan mura ang produktong petrolyo, at the same time kung ano ang akma ng produktong gasolina para doon sa ating pangangailangan ng sasakyan. Yan, very talaga napaka-importante yan guys. Ayan. Ayan. So, ito ay ano pa rin, nasa Central Avenue pa rin tayo. Ayan ang mga condominium na yan. Yung mga condominium niya, ayan mga nakatira dyan. Ayan, lahat ng mga member ay Iglesia ni Cristo. Alright guys, yung mga for example na lang, yung mga diakono guys, no? Mga diakono guys, isa considering ng mga pari yan pagdating sa Katoliko. Ayan. So, Barangay New Era,
is a no smoking and no littering zone. Violators will be apprehended. Iyon ay barangay ordinance. All right? Ayan. So keep safe everyone and God bless the Philippines.